All right. Good morning. Good morning. Prayer breakfast. Anong araw ngayon? Saturday, August 8, 2021. So, sa prayer breakfast natin, welcome LA First Filipino Church of the Nazarene. And alam niyo sabi sa ano, let's start with the word, 'di ba? Sabi sa James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. No, lalo na yung mga humingi ng healing. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ito yun eh. Ito yung reason kung bakit, Pastor, pag-pray mo naman kami, Pastor, di ba? Or Father, yung sa mga pare. Pero alam nyo, hindi naman sinabi dito the prayer of a pastor is powerful and effective. Ang sinabi dito, righteous man. Ibig sabihin, kahit sino. It pertains to a man or a woman, whoever, na who's righteous not because he's righteous, but his righteousness is made perfect by God. Alam mo yun? Kasi hindi naman talaga tayo righteous. Nagiging righteous lang tayo kasi kinokopya natin si Lord. Parang ganun. So, sabi dito, ikumpisal daw natin yung kasalanan natin at pagkatapos, lahat, no, lalo na yung may sakit, pwede magkaroon ng healing. Naalala ko si Jesus, sabi niya, nung merong isang may sakit, punong-puno na yung room ng tao. So yung may sakit, may apat siyang kaibigan, binuhat siya. Dinaan siya sa ibabaw ng ano, roof. Binutas yung roof. Binabasa kay Jesus. Tapos nung nakita siya ni Jesus, sabi ni Jesus, unang-una, hindi niya sinabi na pinapagaling na kita. Sabi niya, I forgive your sins. So unang-una, finorgive niya yung sins. No? Tapos pangalawa, pinagaling niya. So siya lang kasi yung karapatan at may kakayahan na mag-forgive at the same time magpagaling. No, sa umaga na to, marami tayong ilalapit sa Panginoon at simulan siguro natin ano sa pagpapatibay ano ba yung panalangin. Ang prayer ay sabi nila parang power bank of our daily journey. No, power bank parang yung sa cellphone, di ba? Power bank, dadala tayo nun, di ba? It's a soul refresher, it's a stress reliever. It's a means of communication to God. Tsaka sa atin, mga Kristiyano, backbone ng ministry ito. Ang isang simbahan na hindi nananalangin, walang pupuntahan. Alam niyo yun. Hindi po pwedeng ano, diskarte lang ng pastor. The pastor needs to kneel down and ask the Lord, Lord, saan mo gusto dalhin yung simbahan? Dahil di ko rin alam eh. Alam mo yun. If ganun tayo yung heart natin na dependent tayo sa Lord, konti. May mistakes tayo pero konti malilesen yung mistakes natin. Imagine nyo, ang daming sinabi na benefit ng prayer, 'di ba? Soul refresher, stress reliever. Eh bakit 'di ba ba't hindi ginagawa ng marami, 'di ba? Kasi nga hindi nila alam, hindi pa nila alam. At isang bagay na gusto natin ibahagi sa lahat ng members ng simbahan na if we will only do this, ano yun? Una, sisigla yung buhay natin. Pangalawa, sisigla yung simbahan natin. No? So, expected results for our flock, no? Kaya tayo nagra-rally na, 'di ba? Read the Bible, pray, 'di ba? So everything, lalo na sa prayer kasi nadidevelop yung selflessness. Na bago natin ipanalangin yung sarili natin, mga pangailangan natin, natututo tayong manalangin para sa ibang tao. Tapos natuturuan natin manalangin yung mga tao, teach people how to pray. No, tapos mag-form sila ng habit of praying. Diba? Isa sa mga, sabi nila ang formative age daw ng bata is 0 to 7. So pag 0 to 7, pag naturuan mo ng tama yan, formative yan eh. Crucial, no? Kaya pag ang bata, 0 to 7, naturuan mo manalangin. Dala-dala niya yan hanggang sa paglaki niya. Alam niya yung importance ng panalangin. So, ganoon din tayo. Madami tayo sa simbahan na spiritual baby pa lang, spiritual children. If we teach them, hindi lagi lang tayong tanggap ng anong prayer request mo. Turuan natin silang manalangin. Kasi yung benefit, sila na mismo ang aani. No? So, siguro bago tayo magsimula, meron ba kayong praise report na gusto yung i-share na kumbaga, usually pag nananalangin, kasi ang prayer request, pinapanalangin natin. Pag sinagot ng Panginoon, praise report na tawag doon.
Di ba? Yung Panginoon kasi may 10 pinagaling eh. Yung siyam di bumalik, isa lang yung nagpasalamat. So, laking bagay ng, importante magpasalamat sa Diyos. Meron ba? Meron ba kayong praise report? Anything na gusto niyong i-share? Ano po? Sa, nung July po, may internship ako. Then, lahat po kami is grouped into fours. Tapos, may halalo kami, senior, graduate ng senior, freshman. Tapos po, tapos na kami sa 1 week. Mag-move on na po kami sa 2nd week. So, may grupo na kami. Yung isa hindi umattend, never at all. So, tatlo na lang po kami. Tapos biglang sinabi po sa amin na, oh, yung kasamahan nyo na si Leia, she dropped out. Nag-drop out daw po. Then, after that, me and Stella and then Jeffrey, tatlo na lang po. Ako po at si Stella, we had a feeling na para magda-drop out din po yung isa, si Jeffrey. Kasi hindi siya yung masyado nakipag-cooperate sa amin. After 2 days or a day, he didn't appear at all. Biglang sinabi po sa amin, nag-drop out po. So, dalawa na lang kami. Okay. 2 versus 4 people. Like, 3 more groups with 4 people. Kami lang po yung dalawa. So, yung mga staff po sa YBA na internship namin, naawa sa amin. They felt bad about us. So, they wanted to give us like some special assistance. But we didn't want to, you know, take advantage of that because na, yung kahit pa paano gusto namin maging competitive. Tapos, at the time, yung parang nang panghihinaan na po ako ng loob. Pero yung partner ko, siya yung nagpapakita na, oh, let's do this. We got this. We need to do this. We need to show that we can do it. So, tini-encourage lang ako nila mami na, pray ka lang. Kaya niyan. It doesn't matter kung dalawa lang kayo. So, yun po. Nagpa-pray ako. Tapos pinag-pray ako ng grandma ko, mami, daddy, and my grandma from the Philippines. And then her friends as well at the Philippines. So a lot of people have been praying for us. Which is, I'm very thankful po. And then after that, I'm still discouraged to the point na I'm thinking that, isn't it better if there's more like people? Because more ideas. Yeah. Instead of just 2 people. So yung parang na-felt ko yung faith ko. Yung parang nangihina. Tapos, yun nga po, umattend sa church. Nakwento ko po kali Leslie yung about sa internship. Tapos, hanggang sa, tiyatry ko, i-build up yung faith, hold on lang. Tapos, habang nag-uusap kami ni Stella, sinasabi ko lang na, pray lang tayo, we got this. Yung ginagamit ko din ng encouragement about the kay Lord. Tapos, yun po, pagkatapos namin, as in, nabi-behind kami because we don't have enough people. Behind kami sa schedule. But it's a miracle na na-pull off namin po. At the day of the presentation, natapos na yung presentation. Tapos, I won't say it's perfect, but you know, with because of God's guidance, it's our best presentation. Wow, praise the Lord. Yan ba yung ano? Yung certificate, yung may certificate ako nakita na. Oh, yes. Yun ba yun? Yung ba yun? Wow. Oh, teka, ano ka ba? High school or college? Magka-college po. Ah, okay. So, graduate mo lang? Ah, oh, so batch 2021 ka? Oo, kawawa naman kayo. Hindi kayo nagmarcha, no? Nagmarcha ka ba? Opo. Pa? Nag-march. Meron kayong ano? May graduation ceremony kayo? Drive-thru lang. Yun na nga. Ayaw, kawawa naman. O, si... ano po? I mean, basta maganda po nakagraduate po. Thank God. Yeah. O, si ano rin? Si Kled din. Drive-thru yan. Si Job. Si Job ata may marcha sila. Pero
Pero ano, hindi yung katulad ng dati talaga na ano. Oh. Pero anyway, God's grace eh, at least tapos pa rin, di ba? Kaka-college na. Yeah, so nakakatuwa. Mm. So and we're happy. We're happy to see you na nagblend agad sa youth, no. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa kayong tingnan. So pinag-usapan nga namin sa board meeting eh na nakakatuwa yung youth na parang alam mo yun, kasi ako sanay ako doon sa youth ministry na dati yung kasi nag youth pastor ako, ang problema ko dati pag youth ministry kanya-kanyang partner, kanya-kanyang tabi-tabi. So, sabi ko, paano ko ba to papastorin to mga bata na to? Pero ano, pero dito sa youth ministry natin, wala lang ano, parang gaang yung tingnan eh. parang kainan lang ang trip eh, no? Parang ganun lang. So ayos yan. Saka na muna yung mga love-love. May panahon ng Diyos dyan. Aral-aral muna. Yeah, yeah. Nakatuwa kayo. Amen. Meron pa? Meron pang praise report? Okay na? Wala na. Okay, sige. Manalangin tayo. Okay, let's pray. So sa pananalangin natin, sabi nga, we don't have to reinvent the wheel. Nakita naman natin yung sabi ng Lord, how to pray. Tinuruan niya yung mga disciples niya. Ang tinuro niya yung Lord's Prayer, yung Ama Namin. No? So nagsimula doon sa, para maalala natin, ACTS, no? Acts. A for adoration, it's all about praising God. And C for confession or contrition, asking for forgiveness kung may ginawa kang mali. And thanksgiving, letter T. No, showing God your gratitude sa lahat na na-receive mo, kaya gagaya ng praise report, di ba? So dapat kasi every step of the way, maliit man o malaki yung binigay ng Diyos, dapat nagbubunyi tayo. Kasi syempre, ang sarap bigyan kaya ng tao na marunong magpasalamat, di ba? Kasi halimbawa, nagpadala ka ng box sa Pilipinas, balikbayan box. Yung isa, pinadala mo ng Nike shoes. Wala kang narinig. Yung isa, pinadala mo lang ng t-shirt kung magpasalamat sa'yo sa Facebook. Uy, salamat kuya. Ganda-ganda ng t-shirt, di ba? Next sa padala mo, sinong papadalan mo? Di ba? Yun nagpasalamat sa'yo. Di ba? Para ang sarap bigyan nun eh. Although just some unfair, lagi niyang binibigyan tayo. Pero syempre, kung gusto mo mas makareceive ng mas marami, matuto tayo magpasalamat. At saka masarap yung feeling ng pagpapasalamat. Di ba? At saka supplication, no? Asking God for a favor. Pwede para sa sarili mo, para sa simbahan, o para sa ibang tao. So, let's start. Okay. So, ang pananalangin natin, yung ating, syempre, yung buong mundo, panalangan natin. Ating bansa, dalawa bansa natin, eh, isang US, isang Philippines. Yung church natin. Mga neighbors, kung sino yung mayroong gustong ipanalangin. Mga kaibigan at saka relatives. Huling-huli ikaw kasi nga selflessness. Kumbaga, parang si Abraham, pili ka na. Huli na ako, parang ganon. So, okay, magsimula tayo. So, let's start. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this very beautiful Saturday morning. Thank you for giving us an opportunity to pray, Lord God. We just want to acknowledge you, Lord, that you are the King of Kings and the Lord of Lords. We just want to lift up your throne, Lord God. And we're so blessed that you are our God, Lord. Lord, if there's anything na gumagambala sa puso namin, Panginoon, kung meron kami mga kasalanan, Panginoon, hayaan nyo na humingi kami ng tawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. If there's anything na meron kang ginawa na mali, nasabi na mali, o kahit naisip na mali, I'll give you like 10 to 15 seconds to tell it to God. Personally, sabihin mo sa iyong isip, kausapin mo siya, He's powerful, He can hear you. Sa pamagitan na iyong isip, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na you are sorry and you're asking for forgiveness, whatever it is. Yes, Lord. Yes, Lord, we ask for forgiveness. Cleanse us. Narinig mo, Panginoon, ang mga bagay na
hindi nakakanyaya sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng mga na-receive namin sa iyo. Simpleng bagay, malaking bagay, mula sa tinitirhan namin, kinakain namin, suot namin, hanggang sa mga na-achieve namin sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa patuloy niyong pag-bless sa amin, Panginoon. Salamat sa church na binless mo kami, sa fellowship. Salamat sa trabaho namin, Panginoon. At sa lahat ng marireceive pa namin sa future, Panginoon. Maraming salamat. Thankful kami. Gusto namin iparamdam sa inyo na grateful kami, Panginoon. And we really appreciate lahat ng narireceive namin sa inyo, Panginoon. Lord, we ask, Lord God, for the entire world. Lord, meron kami ngayon iisang problema sa buong mundo. That is COVID-19, Lord. Aside from wars, COVID-19, kahit sino tinamaan, Panginoon. We ask you, ikaw lang po ang pwede makapag-stop dito, Panginoon. And we ask you, Lord, put a stop sa COVID-19. Heal, Lord God, lahat ng may sakit nito. Makauwi na sila sa kanilang bahay at sa kanilang mga pamilya, Panginoon. We lift up to you, US, Panginoon. Ang bagong presidente, si President Biden, give him wisdom. We lift up to you yung divisiveness dito among the white and the blacks and Democrats, Panginoon, and the Republicans, yung Asian hate. We lift up to you yung pag-resurging ng COVID-19. We lift up to you yung vaccination, Panginoon. We lift up to you yung Philippines, si Pangulong Duterte, ganyang gobyerno, lalo na yung darating, Lord, na election. Make it peaceful, Lord. Also, we lift up to you yung situation ngayon sa Philippines na hanggang ngayon, konti pa lang ang vaccinated. Kulang pa po, Lord, magpadala kayo ng mga vaccines. We pray na magkaroon ng kaayusan sa economy at makabalik ang lahat sa dating estado nito bago magkaroon ng pandemic. We pray, Lord God, for all the leaders of the government establishments, no? Lahat ng mga leaders na they will lead their people na meron pong takot sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, yung safe and effective na coronavirus vaccine na iba't ibang mga brands, Lord God, and kung sino man, Panginoon, yung lalo na sa Pilipinas, yung katatapos lang na earthquake, katatapos lang ng mga yung mga baha, Panginoon, dalangin na makarecover yung mga tao dito. Dalangin namin yung sa Surfside, sa Florida, Lord, na makarecover yung mga tao na nawala ng kamag-anak, Panginoon, kaibigan. We pray for all the businesses, offices, restaurants, schools, churches na nag-reopen na safe, Panginoon, ng mga tao na papasok at lalabas dito. Lord, we lift up to you yung Los Angeles area kung saan nyo kami tinawag specifically for Filipino community, Lord. As we humble and repent and turn from our wicked ways, Lord God, we pray for revival. Simulan nyo po sa puso namin. Magkaroon kami revival sa inyo. Magkaroon kami ng revival sa kanya-kanya naming pamilya at magkaroon kami ng revival sa aming community. Mula sa Filipino community hanggang sa lahat ng communities, ethnicities na sa LA, Panginoon, at sa buong Amerika at sa buong mundo. We pray, Lord God, that you wash the hate, Lord God, na kumakalat ngayon para sa mga Asians. Pandemic to end, to go back to normal, the old normal. Enough supply of vaccine and our economy to recover, Lord God. We pray, Lord God, for church issues, ang Great Commission, Lord God, turuan niyo kami mag-disciples, mga missionaries, Panginoon, na pinadala niyo, mag-support po kayo sa kanila, bigyan niyo po sila ng kalakasan ng loob at lahat ng pangailangan nila. We pray for our denomination, from the general superintendent to the district superintendent, lahat ng mga local pastors. We pray for our region, ang US-Canada, Panginoon, ang Filipino zone churches, ang mga Metro Los Angeles Filipino churches. We pray for them, Lord, that you use them, Lord, mightily, na madaming maging Christian, Panginoon. We pray for our English, Spanish, North Korean, South Korean, all the Church of the Nazarene pastors and leaders, Lord God, help them, lalo na yung mga kapitbahay namin. We pray for our pastoral staff and their families. We pray for
Of course, ako Panginoon at aking pamilya, si Pastor Norbert, kanyang pamilya, si Pastor Tin, kanyang pamilya, si Sir Kled, si Pastor Bong, pamilya niya, si Pastor Ray at ang pamilya niya, Panginoon. We lift up to you, Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro sa English congregation. Sa Spanish congregation, Lord God, we pray for Pastor Juan and Pastor Lina. For North Korean Mission Church, we pray for Pastor Jung Won Lee at sa kanyang asawa. We pray for the South Korean Praise Church, si Pastor Sungdae Kim at si Pastor David Kim. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa sa kanila, Panginoon. All the church, Panginoon, ng Nazarene, pastors, Lord God, mga leaders, sa buong mundo, magkaisa kami at maihatid ang inyong pong gospel sa buong mundo, Panginoon. We pray, Lord God, for MCB or Multi-Congregational Board mula doon sa kanilang admin, custodial, Sister Brown, Sister Pastor Dan, Brother Curtis, si Brother Nick, Brother Charles, si Brother Minor. We pray for Citizens of the World Charter School, Lord God, yung principal, yung teachers, office personnel, mga custodians, parents, and students. We pray, Lord God, that keep them safe sa pagbubukas ng school year pangintong August na to. Ang aming board, Lord God, mga members nito, sina Brother Bong, Sister Girlie, Sister Fe, Sister Pepot, Sister Minda, Sister Rachel, lahat po ng Nazarene board members, langin na yung Panginoon, bigyan silang wisdom as they direct the church where to go, Panginoon. We also pray for all our families, health, safety, protection from COVID-19, provision, spiritual growth for Anastasio, Azcaraga, Banares, Bermudo, Sempron, Cruz, Curtis, De La Cruz, Dumuk, Francisco, Guiwa, Isidro, Huco, Lopez, Madrid, Maranan, Meneses, Mondia, Pagyo, Plan, Raimundo, Salaya, Usamadi, Santillan, Sembrano, Tumayao, Valdez, Victorio, at Ikoy family. Lord, we pray that touch their hearts, Lord God. Comfort them, provide for them, and always reveal yourself to them, Lord God. We pray, Lord God, for our church attendees and viewers, Lord God, that they will have a personal encounter with you. Protect them from COVID-19. We pray for job protection, mga bagong trabaho para sa kanila, Panginoon. Karoon sila ng protection, lalong-lalo na yung sa adverse reaction doon sa COVID-19 vaccines. We pray for all our church ministries and activities. We thank you for the successful women's fellowship, kids BBS, at itong darating na men's fellowship, at yung mga team building namin, at as well as yung Thanksgiving fellowship, at saka yung Christmas fellowship, Lord God. We lift up to you, lalo na po yung aming anniversary gathering, Panginoon, that will be a connecting event to a lot of people to get to know you, Lord. We pray for new leaders, workers for our ministries. Thank you for sending workers, Lord God. We pray for all the activities to be led by you, for your glory alone, not for ours. We pray for C-Club. Mamaya, keep them safe as they go to K-Barbecue Fellowship. We pray for Men's Ministry Fellowship, the team building and anniversary. We pray for all our equipments, our instruments na to properly function, Lord God. And also pray for our district superintendent, si Pastor Greg Garman, lalo na yung kanyang pamilya, yung anak niya na nagbigay sa kanya ng unang apo, Panginoon. We share yung kanyang joy, Panginoon, and always protect him, Lord God. And always give him wisdom as he leads. We pray for world news, Panginoon, and revival. We pray for all the businesses. Lord, we pray, Lord God, na magkaroon ng kapayapaan sa Israel and to acknowledge that Jesus is their Messiah, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy kayong gumalaw, Panginoon, na sa mga war-torn na mga lugar, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng lunas, Panginoon, sa solusyon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin. Lahat, Panginoon, ng mga
members namin, lalong-lalo na Panginoon yung may sakit, dalangin namin Panginoon na kayo po ang magpagaling sa kanila. We pray for complete healing, Lord God. Lalong-lalo na Panginoon kay Pastor Bird sa kanyang arm, sa kanyang mass on back, Panginoon, yung varicose veins, Lord God. Kay Sister Pepot, yung kanyang sipon, Panginoon. We pray, Lord God, yung merong sakit ng COVID-19, nagumaling sila. We pray for people na merong cancer, Lord God. Si Mila, si Lynn, si Isla Rose, si Daniel, si Sheila, Don Richella, si yung asawa ni Diane, si Mike, si Aleth, si Vina, si Joanne, at si Zenith. Lord, we pray na pagalingin niyo po yung cancer nila, Panginoon. We pray, Lord God, na hipuin niyo po yung mga hindi namin pwedeng banggitin, Panginoon, na nandito sa aming listahan. Alam niyo po, Panginoon, na sila ay nangangailangan ng inyong tulong, Panginoon. We pray for Pastor Tin, yung kanya pong pinagdadalang tao. Kayo po ang mag-ingat, ganun din kay Jen, Panginoon. We pray, Lord God, sa safe travel, Panginoon, nila Pastor Bert, pamuntang Hawaii, ganun din si Sister Elvie. Bring them back to us, Lord God, safely, Panginoon. Lord, we lift up to you. And we speak of blessings as church, as family, for all the frontliners and essential workers, Lord God. Dalangin namin na pagpalain niyo po sila. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng sobra-sobang blessing sa pagiging hero nila sa mga panahon ngayon. We pray, Lord God, sa kamag-anak ni Edwin, sa mga kamag-anak ni Ryan, at sa mga nawalan pa na namatayan, Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo po silang patuloy niyo po sila, Lord, na i-comfort. Ganun din, Panginoon, yung kamag-anak ni Sister Nancy, pamangkin niya na namatay din, Panginoon, kahapon. We pray na kayo po mag-comfort sa kanyang pamilya, Panginoon. We pray for provision sa lahat ng mga negosyo, Panginoon, lalo na yung mga kaibigan namin. We pray for the coming wedding, Panginoon, ni James at ni Johanna sa Hawaii, kung nasaan ngayon sina Pastor Berta. Pagpalaan niyo pong kanilang marriage, Panginoon. Yung mga nangangailangan ng green card, Panginoon, dalangin namin. Patuloy niyo po silang i-provide, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Dalangin namin din na pagdating ni Faith, na ingatan niyo siya, Panginoon, sa kanyang mga needs niya para po makita sila ng kanyang ina na si Tita Fe, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng blessings na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Panginoon, sabi niyo po sa Jeremiah 29:12, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." Sabi niya, Panginoon, lalapit kayo sa akin at mananalangin, at ako ay lalapit din sa inyo at ako'y sasagot sa inyo. Maraming salamat po. And we claim, Panginoon, sa lahat ng sagot niyo, Panginoon, na bago pa lang kami, Panginoon, na manalangin, you already answered our prayer, Lord God. We thank you. We love you, Lord God. And we pray all this in Jesus' name. Amen and amen. Amen. All right. Maraming salamat, guys. Taka, mag-picture muna tayo. Selfie thank you muna. Din po. Hindi naman kompleto pagka walang selfie. Alam mo, Pilipino eh. Yan ang national addiction natin. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. So, thank you, guys. I hope na something na ma-develop natin as a family is to pray for our family too, no? Ayan, si Brother Aldrin, I'm so glad na nililid na kayo sa devotion, sa inyong Bible study, no? And to form a habit para sa mga bata. Kaya nga, pinopromote natin si Malaya na gawin ng mga bata. So, para yung matanda rin, gayahin na yung mga bata, di ba? So, maraming salamat. Nice to see you again. See you tomorrow. Kita-kits tayo. Salamat po. Yeah, enjoy the weekend. God bless you guys. Ingat. Bye-bye.